Hindi. Ano ka ba? Wala silang relasyon, no? Saway niya sa kasintahan. Ano nga kasi ang dahilan? Dahil sa mga oras na yon ay kasakasama ni Joshua yung babae para ihatid sa kanila. Inutusan ni Carlo si Joshua na kung maaari ay siya na lang ang maghatid kay Veronica kasi kaunti lang ang nainom nito. Hindi na rin niya kaya magmaneho dahil sa kalasingan. Pareho kaming lasing kaya nakiusap siya kay Joshua na isabay ito sa kanyang pag-uwi. Nang mga panahon na yon ay umuulan habang tinatahak nila ang madulas at basang daanan. Sa hindi inaasahan ay dumausdos patungo sa matarik at malalim na bangin ang sinasakyan nilang motorsiklo. Si Joshua lamang ang nakaligtas sa aksidenteng yun. Pagsasalaysay ni Jeffrey. Ganun pala ang nangyari. Malungkot na wika ni Jessica. Pero okay naman silang dalawa. Natanggap na rin naman ni Carlo ang pagkawala ni Veronica. Karagdagan pa ng binata. Babe, kapag ba ako nawala, ipagpapalit mo ba ako sa iba? Saad ni Joanne na may halong lambing habang nakanguso sa nobyo. Siyempre naman hindi. Magluluksa muna ako ng isang linggo bago kita palitan. Biro niya sa kasintahan. Sira ulo ka talaga. Sabay binatukan ang nobyo. Nagbibiro lang naman ako, babe. Bawi agad ni Jeffrey. Sabay pinisil ang pisngi ng dalaga. Natatawa na lang si Jessica sa dalawang magsing-irog habang pinagmamasdan ang mga ito. Nainggit tuloy siya. Kailan din kaya ako magkakaroon ng nobyo? Usal sa isipan ng dalaga. Ang lalim ng iniisip mo ha, baka malunod ka niyan. Pukaw ni Carlo sa kanya. Baliw ka talaga no? Liga na, mag-umpisa na tayo. Gayak nito, kaya napatayo na rin siya. Tanda ng pagsang-ayon. Samantala, habang nasa loob naman ng kaharian, sina Virgo at Veronica, matiyagang pinapanood ng dalawa ang mga kaganapan sa labas. Sa pamamagitan ng mahiwagang salamin ay tila nanonood lang ang mga ito ng isang pelikula sa kasalukuyang nangyayari sa mundo ng mga tao. Mahigit 5 taon na rin ang nakakalipas mula nang dalhin kita rito. Turan ni Virgo, sabay hinimas ang buntot ng alagang sigaron. Isang dambuhala at nakakatakot na uri ng sigbin. Ngunit wala siyang nakuhang tugon mula sa naturang dalaga. Tahimik lamang ito sa pinapanood. Sumasariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga nakaraan. Ni sa hinagap ng kanyang buhay ay hindi niya aakalaing mabubuhay pa siya matapos maganap ang madugong aksidente. Pagmulat na lang ng mga mata niya ay napadpad na siya sa kaharian ng nilalang na sumagip sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng flashback sa nakaraan. Honey, tama na yan. Marami ka nang naiinom. Baka mamaya di ka na makapagmaneho niyan. Awat ni Veronica sa nobyo. Kaya ko pang mag-drive, han. Kaya relax ka lang. Sabay lumagok ng isang boteng beer. Sige pa bro, tagay pa tayo. Bro, makinig ka sa girlfriend mo. Tama na yan, lasing ka na. Saway naman ni Joshua, nakakarating lang sa loob ng bar kung saan madalas silang gumimik ng kanilang magbabarkada. Uy bro, ikaw pala, halika, shot tayo. Alok naman ni Jeffrey na halatang nalunod na rin sa kalasingan. Pero tumanggi ito.
Ano ka ba naman bro? Minsan lang naman ito. Kaya pagbigyan mo na ako. Pamimilit pa ni Jeffrey sa kaibigan. Oo naman bro. Pagbigyan mo na. Gatong naman ni Carlo. Sige, kung alak lang ang mahalaga sa'yo, mabuti pang umalis na lang ako. Bahala ka dyan. Inis na tura ng dalaga, sabay nagmamadaling lumabas. Ani, sandali! Habol ni Carlo sa nobya. Tumayo ito upang sundan ang dalaga. Pero bigla rin naman itong natumba, sanhi ng kalasingan. Yan na nga bang sinasabi ko? Naiusal na lamang ni Joshua. Bro, pakisundan naman si Veronica o. Ikaw na bahalang maghatid sa kanya. Baka mapahamak pa yun. Pakiusap ni Carlo sa kaibigan. Oo nga bro, maulan pa naman sa labas. Segunda naman ni Jeffrey. Kaya napabuntong hininga na lang ang binata. Okay, sige. Ako nang bahala sa kanya. Ingat kayo pa uwi bro. Sige. Veronica, sandali. Pigil ni Joshua sa dalaga nang maabutan ito sa labas. Bakit? Mangiyak-ngiyak na saad ng dalaga. Sumabay ka na lang sa akin pauwi. Baka napipilitan ka lang dahil kaibigan mo siya. Tanggi nito. Okay lang sa akin. Kagustuhan ko namang ihatid ka. Tututol pa sana si Veronica. Ngunit napilitan na rin itong sumampa sa motorsiklo matapos iabot sa kanya ni Joshua ang isang helmet. Malakas pa rin ang buhos ng ulan habang tinatahak ng dalawa ang kahabaan ng daanan. Sumasabay din ang panakanakang paghampas ng hangin, dahilan upang bumagal ang takbo ng motorsiklo nila. Pagsapit nila sa Extension Road ay laking gulat ng dalawa nang biglang tumalon sa harapan nila ang tila isang napakalaking aso. Napakaitim ng kulay nito at nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanila. Ano yan, Joshua? Sigaw ni Veronica at nagtitili ito. Relax ka lang. Hayop lang yan. Huwag kang matakot. Sandaling pinatay ni Joshua ang motor. Hindi niya malaman kung anong gagawin. Kahit nilalakasan niya ang loob, ay dinadapuan din siya ng kaba at takot sa dibdib. Paandarin mo na. Andyan na siya. Tinig ni Veronica. Kaya muling binuhay ni Joshua ang makina. Kalma ka lang, Veronica. Buo na ang loob niya na sagasaan ang naturang aso. Subalit bago pa man nila mabangga ito, ay bigla na lang itong tumalon sa ere. Dala na rin ng kanilang takot, ay naikambyo pakaliwa ni Joshua ang manubela patungo sa direksyon ng bangin. Patuloy lang ang takbo ng motorsiklo hanggang sa mawalan ng balanse ang binata at tumilapon ito sa malaking puno. Tumama ang kanyang ulo sa puno na yon, kaya't nawalan ito ng malay. Nang magkamali si Joshua, ay bigla niya napagtantong nawawala ang dalaga. Kaagad siyang tumayo para hanapin ito. Sumisigaw siya habang sinusuyod ang madilim na kakahuyan. Veronica! Nasaan ka? Subalit wala siyang nakukuhang tugon mula sa dalaga. Veronica! Napahinto na lamang sa paghakbang si Joshua nang mauligan ang isang tinig. Joshua! Tulong! Saklolo! Mabilis na tinalunto ni Joshua kung saan nagmumula ang tinig nito. Subalit bigla siyang napaamang
nang bumungad sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng dalaga. Veronica, Diyos ko, dali, abutin mo ang kamay ko. Pilit namang inaabot ng dalaga ang kamay nito. Nang makalapit na ito sa kamay ng binata, ay dahan-dahan siyang hinila pataas. Please, tulungan mo ako. Akong bahala. Kumapit ka lang na mabuti at huwag kang bibitaw. Sabay nagbilang ito ng tatlo. Okay, 1, 2, 3. At hinatak ito. Ngunit sanhi na rin ng walang tigil na pag-ulan ay unti-unting dumulas ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan nang mabitawan ni Veronica ang kamay ng binata. Veronica! Muling binalot ng malakas na sigaw ni Joshua ang buong lugar habang nakatanaw na lamang sa dalaga sa unti-unting pagbulusok nito sa malalim na bangin. Doon na nagtapos ang pagbabalik tanaw ng dalaga sa nakaraan. Samantala, naroon naman sina Carlo at Jessica sa mga kabahayan sa Santa Catalina, kung saan malapit sa bundok ng pinangyarihan ng karumal-dumal na pagpatay. Mawalang galang na po. Magtatanong lang ako kung ano hong nalalaman ninyo patungkol sa nangyayaring patayan nitong mga nakaraang araw. Tanong pa ni Jessica sa matandang babae, sabay pakita ng kanyang tsapa bilang pulis. Pasado alas 7 ng umaga yon, iha. Habang nagwawalis ako sa bakuran, nakita ko ang tatlong iyon na paakit pa lang sa bundok. Nagtatawanan pa nga ang mga ito at panipang binabanggit ang pangalan ni Punyong. Salaysay nito. Ibig niyo po bang sabihin ay tatlo po silang umakyat sa bundok? Sabat naman ni Carlo. Ganoon na nga ho, sir. Sagot naman ng matanda. Nagkatinginan naman ang dalawa. Posibleng may nakaligtas pa sa kanila, kaya kailangan natin siyang mahanap agad. Saad ni Jessica. Maaaring tama ka, at siya lang ang makakapagbigay linaw sa kaso na to para maresolba natin ito kaagad. At bumaling ito sa matanda. Sino po si Punyong? Operator siya ng chainsaw sa bayan. Tugon naman ng matanda. Maraming salamat po sa impormasyong ibinihagi niyo sa amin, ma'am. Sabay na nagpapasalamat ang dalawa bago magpaalam sa matanda. Ano sa palagay mo? Buhay pa kaya ang taong iyon? Tanong ni Jessica sa kapartner. Sa tingin ko, buhay pa. At kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Pero saan naman natin siya hanapin? Tanong muli ng dalaga. Madali lang. Sa matandang operator natin mahahanap ang sagot. Turan nito. Ilang oras lamang ang nakalipas, narating na din ng dalawa ang bayan. May mangilan-ngilan silang nakakasalubong na tao. Idinungaw ng binata ang ulo, sabay nagtanong sa babaeng makakasalubong. Excuse me, miss. Pwede bang magtanong? Ano ho yun, sir? Magalang na tugon ng babae habang may nakapatong na bilao sa ulo nito. Ano nga palang pangalan mo, binibini? Sabay kindat sa babae. Magseryoso ko nga dyan. Saway pa ni Jessica at binatukan sa ulo ang binata. Napangiti na lang ang babae sa tinuran ng dalawa. Ang ibig niyang sabihin, miss, saan ba matatagpuan si Mang Punyong? Si Jessica na ang nakipag-usap. Mang Punyong? Mang Punyong Bronilla ba? Siya na nga siguro. Saan ba namin siya makikita? Nakikita niyo yung kaling iyon? Pagdating niyo roon, ay kumaliwa kayo. Tapos diretsuhin niyo lang
Hanggang dulo, makikita nyo ang puno ng sampalok. Sa katabilang nito ay bahay na ni Mang Punyong. Pagdedetalye ng babae. Maraming salamat. Wala hong anuman. Nakangiting sagot ng babae. Nang marating ng dalawa ang sinasabing tirahan ng matanda, ay mabilis na kumilos si Carlo at pinasok ang tarangkahan. Inalam kung may tao sa loob ng bahay. Uy, anong ginagawa mo? Wika ni Jessica sa mahinang tinig. Siyempre, papasukin ko na. Nawawala ka na ba sa katinuan? Mag-isip ka nga. Trespassing yung ginagawa mo. Saway niya rito. Parang wala namang tao sa loob eh. Habang sinisilip ng binata ang loob ng bahay. Kahit na, maghintay lang tayo. Baka lumabas din yun. Wika naman ng dalaga. Sabay lumapit sa pintuan at kinatok. Nakailang beses na nang kinatok ng dalaga ang pinto, subalit walang tumutugon mula sa loob. Kaya't napagpasyahan na lamang nila na balikan ito bukas. Habang tinatahak ng dalawa ang daan pabalik, ay naisipan ni Carlo na huminto muna sa Extension Road kung saan naganap ang malagim na aksidente. Mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Malaki na ang pinagbago ng lugar. Sementado na ang kalsada at may mga poste ng ilaw ang nakapatayo. Bahagya pang nagtaka ang binata sa nakadikit na barikada sa poste na may nakasulat na accident prone area. Tahimik lang na nakatanaw si Jessica. Bumaba siya sa sasakyan at lumapit sa binata. Sabay tinanong ito kung bakit sila huminto sa lugar. Bakit tayo nandito? Mag-aalay lang ako sandali. Tugon naman nito at pumitas ng rosas sa paligid. Humakbang ito patungo sa matarik na bangin. Naunawaan naman siya ng dalaga kaya't sinundan na lamang niya ito. Patawarin mo ko, Veronica. Wala akong nagawa upang tulungan ka. Pikit matang usal ni Carlo sa kanyang sarili at hinagis ang bulaklak sa bangin.